Mga ka-Republic, makakaharap ng Gilas Pilipinas ang kupunan ng Brazil sa crossover semifinals dito sa Olympic Qualifying Tournament. Kabado ang coach ng Brazil sa mga bataan ni Coach Tim Cone. Mahuhusay at very technical daw ang mga Gilas players. Biglangang tumaas ang respeto ng mundo sa mga basketbolistang Pinoy. Ang tanong, maigigiya ba ni Tim Cone ang Gilas Pilipinas tungo sa inaasam na tagumpay? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay paki-subscribe itong ating munting channel at paki-follow na rin po ang ating Facebook page, Sports Republic PH. Maraming salamat po sa suporta. Mga ka-Republic, nagbago na nga ang pagtingin ng European team sa ating national team mula nang hawakan ito ni Coach Tim Cone. Katunayan, kabado ang coach ng Brazil ngayong makakatapat nila ang Gilas Pilipinas sa crossover semifinals. Mamayang alas 8 ng gabi, oras sa Pilipinas, magbabakbakan ng Brazil at ang Gilas. Pipilitin ni Coach Alexander Petrovic na mangibabaw ulit sa Gilas at sisikapin naman ni Coach Tim Cone na baguhin ang kapalaran ng ating national team laban sa kupunang apat na beses ng bumigo sa mga basketbolistang Pinoy. Number 37 ang Gilas sa FIBA ranking, number 12 naman ang Brazil. Parihong galing sa manipis na talo ang dalawang team sa kanilang huling laro sa group stage. Ang Brazil ay yumuko sa kupunan ng Cameroon na number 68 sa FIBA ranking. Nabigo rin ang Gilas laban naman sa Georgia sa isang laro na mukhang ibinigay na nga ng Gilas dahil alam na nilang pasok na sila sa semifinals. Hindi natin sure kung sinadya rin ng Brazil na magpatalo sa Cameroon, kaya pinili na mga itong makatapat ang Gilas sa crossover semifinals. Sa mga nakaraan kasing apat na international game na nagkaharap ang Brazil at ang kupunan ng Pilipinas, ay lagi tayong talo sa kanila. Baka iniisip ni Alexander Petrovic na ganoon ulit ang mangyayari, bagamat meron nga itong pahayag na kabado siya sa kupunang bitbit ni Coach Tim Cone dito sa Riga, Latvia. Tinalo ng number 37 Gilas ang number 6 Latvia. Pero natalo ito o sadyang nagpatalo sa number 23, Georgia. Parihong manipis ang huling pagkatalo ng dalawang team. Ano ba talaga ang nasa isip ng dalawang coach? Pinili ba nilang makatapat ang isa't isa o sadyang pinagtagpo lang sila ng kapalaran? Sabi ni Alexander Petrovic, lubhang magkaiba raw ang mga kupunan ng Cameroon at ng Gilas Pilipinas. Very physical daw ang mga Cameroonian, samantalang very technical naman ang mga bataan ni Coach Tim Cone na binubuo ng mga very talented players. Kaya panibagong adjustment na naman daw ang kailangan nilang gawin. Matinding preparasyon din ang kailangan ng Gilas kontra sa kupunan ng Brazil. Pitong Brazil players ang may NBA experience. Pinangungunahan ng former Chicago Bulls player na si Bruno Caboclo na nag-a-average ng 17.5 points and 6.5 rebounds PPG. Suwertas pero 41 years old na ito. Si Neto, 32, na nakawalong season sa NBA. May apat na iba pa. Ngunit ang Gilas Pilipinas naman ay pinamumunuan ni Justin Brownlee, undrafted sa NBA 2011 rookie draft. Pero sabi nga ni Kai Soto, si JB ang Michael Jordan ng Philippine basketball. Sinabi rin ng Gilas coach na si Tim Cone, isang malaking pagkakamali ng mga NBA teams na hindi nila nakita ang potensyal ni Justin Brownlee. Ngayon ay inilalagay ni JB sa mapa ng mundo ng basketball ang Pilipinas sa larangan ng sports na ito. Komento naman ni Sean Chambers, former Alaska Aces import and now FEU Tamaraw's head coach, si Justin Brownlee raw ay isang silent assassin. Mas matindi at may laman ang sinabi ng former PBA commissioner na si Attorney Nolly Iyala na ngayon ay kumbinsido raw siyang kung si Tim Cone ang nag-coach noon sa World Cup at si Justin Brownlee ang ating naturalized player, ngayon daw ay qualified na sana tayo sa Paris Olympics. Sigurado raw na ang Gilas ang magtatap among all Asian countries. Japan ang nakapaso. At ang Pilipinas ngayon ay dapat dumaan sa mas mahirap, mas masikip na daan papuntang Paris Olympics. At ang Brazil ay isa ngayon sa mga balakid na dapat malampasan ng ating national team. Parang linya sa isang pelikula ang naunang pahayag ni Coach Tim Cone. We are not here to win one game. We are here to win the competition.
Tulad po ng una nating sinabi, hindi po tayo sure kung sinadya ba ng Gilas na makatapat ang Brazil sa crossover semifinals. At baka inintensyon din ng Brazil na piliin ang Gilas. Mamayang alas 8:30 ng gabi, magtatagisan ng taktika ang dalawang coach. Si Aleksandar Petrović ay isang Croatian national na dating naglaro bilang combo guard sa iba't ibang kupunan. Bilang coach ay marami siyang championship. Si Tim ko naman ay isa ng alamat sa Philippine basketball. Siya ay mayroong 25 championship under his belt kasama ang dalawang Grand Slam. Pagkatapos matalo sa Gilas, nagpahayag ng paghanga kay Tim ko na ang coach ng Latvia na si Luka Banci. Nagulat daw siya sa husay ng Gilas at parang nataranta raw sila sa paghahabol. Kung sakali lang naman, pwede ulit magkaharap ang Latvia at ang Gilas. Kung pareho silang suswertihin sa kanilang knockout semis match, ang home team at ang Gilas ang magbabakbakan sa championship. Kaya napaka-importante ng laro ng ating national team mamaya. Muli, gaya ng madalas kong sabihin, itiko muna ang bibig ng mga buzzers. Kalimutan nyo munang si Tim Cone ay coach ng kinasusuklaman ninyong team sa PBA. Kalimutan muna ninyo ang inggit kung bakit sikat na sikat ang Barangay Ginebra. Kalimutan nyo munang si Justin Brownlee ay resident import ng Ginebra. Sa ngayon, si Brownlee ay naglalaro bilang naturalized player ng bansang kinabibilangan nating lahat. Good luck sa Gilas Pilipinas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Efren Magbuo. Ingat ka dyan sa Italy. Ikaw pa ganaman ang makalimutan ka. Shoutout din sa iyo, Ronaldo Haban. Yan, nanalo na tayo. Sinaktan talaga. Kats Aquino Dukusin. Salamat sa laging panonood, idol. Shoutout din sa iyo, Rosemary Juan, at sa iyong apo na si Via. Happy watching. Sa iyo rin, Nelly Insina. Ayan, nakabalik na si Kay Soto. Sana nga makapaglaro. Crescenciano Vidal. Magaling talaga si CTC, idol. At sa iyo rin, Irina Lintasio. Yes, the best. Si JB. At isa iyo rin, Gary Verano. Yes, kitang-kita naman si Nadia. At sa iyo, Carlos Kayanan, shout out. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.